So, hi guys, welcome back to my channel. Today, magre-review na naman tayo ng isang NFT game. Anyway guys, if hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, please subscribe to my channel and also hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago nating upload. Let's go! So, welcome back mga tol. So, today gagawa natin ulit ng review si Crypto Mines. And ano nga ba yung tingin ko sa game na to moving forward, no? Kasi it's been a couple of weeks since ginawa ko siya ng first video. And before, parang medyo doubtful pa tayo with the project because syempre, palu gaming siya. But nakita natin yung kung gaano kaseryoso yung mga developers. Especially dun sa mga nakapanood ng live. Okay, sa mga nakapanood po ng live AMA session. Sa channel ni Dexter's PH, okay? Sa mga nakapanood nun, guys, alam ko marami sa inyo ang na-excite no, sa update. And ako din, na-excite din ako sa update ni Crypto Mines. Looking forward ako dun. The most important thing right now is we already see the faces of the team behind. Okay, at least dalawa sa kanila nakita na natin. So, ibig sabihin, hindi sila yung tipo ng tao na lilipad lang basta-basta or apply by night company. They are here to make progress in the game and lahat ng mistakes ng mga ibang NFT palu gaming, okay, eh, inayos nila. Okay, kumbaga dito, eh, sinecure nila. So, again guys, hindi naman ako financial advisor. So, lahat ng sasabihin ko dito is based on my own opinion and experience. Now, depende sa inyo kung gusto nyo maniwala or hindi. But I'm not encouraging you to join. I'm just giving my feedback and also review about the game, okay? At least klaro tayo doon. So, simulan na natin. So, ito lang guys, no? Bibigyan ko lang kayo ng background story regarding this one. So, ang nag-recommend sa akin ng game na to is walang iba kundi si Dalarin. So, shoutout sa'yo, tol. Isa sa mga solid na tropa natin yan. So, subscribe kayo kay Dalarin. And also sa mga ibang content creators dito, kay Luran Dionisio, yung mga nagsisimula, supportahan natin yan. Shout out din kay Indep. Si Indep isa din sa mga magagaling mag-review yan. And also sa iba pang content creators. Guys, alam ko we have the common goal to inform people and educate people, no? And also to spread awareness regarding sa mga NFT games na lumalabas. And thankful ako kasi maraming content creators ang tumawid na sa tamang daan, no? Anyway, guys, so balik na tayo sa main topic, which is itong si Crypto Mines. So, shoutout din pala kay Homebase Casey. Subscribe din kayo sa kanya. Siya yung isa sa mga OG sa Crypto Mines contents. Okay? Si Homebase Casey, isa rin siya sa admin ng Facebook page or Facebook group. Siya yung nagko-control doon and welcome yung mga food doon. No? Sa mga gusto mong food ng project na to, well, go for it. Okay, matatapang yung mga ano natin doon, administrator. Well, anyway guys, so naka-invest ako dito during the time na ang value pa lang niya is $3 pa lang. So, napakababa pa ng value. So, nasa na ba yun? Okay, so 15-minute chart kasi to eh. Let's try one day. Okay, daily. So, daily chart ba to? Wait lang nga. Tignan natin. 30 minutes. Inaanap ko yung ano niya eh. Yung chart niya na mababa pa siya eh. Dito na lang. Kasi sa pukin, hindi lumalabas eh. Eternal. Yan. So, Eternal yung main token. So, as of today, guys, ang value niya is 829.37. Okay? Imagine, 829. 29. Naka-invest ako dito, guys. Ang presyo niya is 150. So, let's say, for example, 150 in-invest ko per token. Divide mo yan or let's say 829 divided by let's say 150. So, na times 5 na yung investment ko kung nag-hold lang ako ng tokens dito. Pero hindi ako nag-hold ng tokens. Actually, nag-ano ako ng NFT, no? Kasi gusto ko rin ma-experience yung laro. So, right now, mababa lang yung mining power ko, no? Mababa lang siya. Kasi nga, syempre, nagtitipid tayo, guys. No? Nagtitipid ako dahil buntis si misis and malapit na mga anak. So, kailangan nakasave yung money natin. Well, mag-all out tayo kapag, alam nyo yun, meron tayong extra money na. Okay? So, mapapansin nyo dito, based dun sa
unang video ko, no, ang laki ng agwat in terms of rewards, okay? Now, tatanungin niyo ako, bakit bumababa yung rewards price? Simply because of the Oracle, okay? Nakalagay yan dito sa white paper nila, which is yung Oracle. So, imagine this one, no? Kapag tumataas yung value ni Eternal, guys, bumababa yung reward na nakukuha natin sa pagmamine ng planet. So, kunwari, nagmine tayo dito, 0.9 Eternal na lang. Kasi, 300 yung mining power natin eh. But that's okay. Why? Kasi nababalance. Nababalance. And when you check on the rewards pool, so check natin yung rewards pool nito, no? Check natin. Kasi, ito yung isa sa mga pinakamagagandang NFT na nalaroan ko right now. And I'm sure malaki yung plano ng mga developers dito. So, looking at this one, no? Tinan nyo, naka-besting sila, naka-token besting sila almost 31%. And naka-under contract yung tatlo sa malalaking supply. Okay? Yung mga hindi naka-under contract, tinan nyo naman yung percentage. Napaka-bababa. Diba? So, try to imagine, guys. Try to imagine. Etong game na to, eh, it's not going anywhere. It's gonna be a huge project, which is, ito yung perfect version ni CryptoBlades, no? Na they actually make it possible kasi they have a goal. And ang pinaka magandang part dito is yung mga naka-invest nga nung umpisa. Why? Dahil kung nag-hold sila ng token, eh talagang milyonaryo sila dito. Like 100 tokens yung hinold mo, okay? Nakabili ka sa price na let's say $1. So, imagine, di ba? Almost times, ilan na yan? Times 13 or times 14? So, di ba? So, parang ganun. Imagine nyo na lang, guys, na naka-invest kayo sa pinaka-bottom niya. Okay? Like ito. Makikita nyo naman dito kung magkano yung value, di ba? $1. Umabot pa nga ng 25 pesos. Di ba? So, ganun kasimple. Now, ito yung value niya ngayon. $16.55. And napakalaki ng increase due to the balance gameplay. Dahil kung let's say for example, tumaas ang price, na-adjust din yung rewards. Okay? One of the things na believe ako dito is tatanggalin nila yung tinatawag na gas fee. So, common naman yan sa mga Palu Gaming, di ba? Which is yung gas fee natin. So, tatanggalin yan in the future ng developers. Kung nanood kayo nung live, yun yung sinabi nila. And then, may mga future plans pa sila, no? So, hindi pa natin siya ilalabas right now. Ilalabas na lang natin siya pag lumabas na yung official document nila. Para makita nyo rin. Kasi, hindi naman pwede sabihin na, ano lang yan, sabi-sabi mo lang yan, eh, di ba? Mas maganda, guys, meron document para pagka ginawa natin ng content, meron tayong proof na galing sa kanila yung information and makikita din ng tao at mababasa rin ng tao. So, when that information becomes handy, then we're gonna update you with that. So, update lang sa aking CryptoMines account. So, meron akong 300 mining power and nakakapag-mine ako dito sa level 3, which is I have 300 mining power. So, 84% yung win rate ko, but so far, nung nag-upgrade ako dito, I never lost. Okay, and then yung Eternal ko, guys, it's around 15.58 Eternal. Okay? Sa mga nakapanood ng unang content ko, sabi ko sa inyo, sinerte ako dito sa CryptoMines dahil nakakuha kagad ako ng R5. R5 kagad yung worker ko, mga tol. So, ayan, oh, R5. Then, isa pala sa gusto kong sabihin sa inyo, i-rehire nyo rin yung mga worker nyo. So, ako, hindi ko muna to i-rehire. Why? Kasi baka tumaas pa yung value eh. So, bababa yung rehire ng worker ko, no? So, mamaya ako na siya i-rehire. Mga around, siguro bago ako pumalo, mamaya, no? So, probably mga around 0.3 na lang yan pag umangat pa ito ng 900 or 1,000. So, makakatipid pa ako. So, nag-hold ako ng Eternal, guys. Okay? Bakit ako nag-hold? Kasi nakikita ko yung project na magkakaroon ng growth. Imagine from 150, nag-hold ako, umangat siya ng 200, bumaba ulit ng 150, umangat ulit ng 200. Then, after nung huge spike, after the maintenance, umangat na siya ng 300 hanggang sa nag-500. And right now, 800 na siya. So, ang investment ko dito initially is
3,000 pesos. Okay? 3K lang. Naka-withdraw na ako ng 5K dito, mga tol. Dahil dati nga, mataas yung reward eh. Parang saglitan ko lang kinuha yung 10 Eternal. Parang may tax pa akong binayaran. So, dito guys, imagine nyo to. Diba? Kung hinold ko yon, malamang may 30 Eternal na ako. But right now, ang current na meron ako is 15.588 and 3.376. So, let's say for example, ilalagay natin dito is 19 Eternal. So, imagine guys, naka-withdraw na ako ng 5K, meron pa akong 15K na pending. Ganun kasimple. Kumbaga, ito yung actual guys eh. And kung mapapansin nyo nga dito, nung based sa unang review natin no, sa CryptoMines guys, yung unang review natin, nakita natin na sa token sniffer, wala siyang parang error or walang red flag na tinatawag. So, looking at this, meron na siya dito. Tingnan natin kung ano yung red flag na sinasabi ni token sniffer. Pero naglo-loading pa rin siya. Check din natin sa BS Check EU. So, malinis na ulit mga tol, di ba? So, ganun kaseryoso yung... ganun kaseryoso yung mga developers nito, no? And if they saw a mistake, they will take actions on it. Okay? Ganun siya kasimple. Hindi to katulad ng mga ibang NFT game na nakikita nyo na they say a lot of things na they are this, they are that. Kumbaga, less talk, di ba? Less talk, more action ang ginagawa ng CryptoMines. And nasa community ako ng CryptoMines, nakikita ko na mga responsable naman yung mga tao dito, no? So, ito pa rin yung hindi nagmamatch, no? Yung ownership renounce, okay? So, ibig sabihin yan, pwedeng mag-mint ng token. But then again, guys, nakikita nyo naman, magkaiba yung result. So, we're not really sure if hindi updated yung dito or whatsoever. But then again, guys, nakikita nyo sa mga sarili nyong mata kung ano yung naging growth ni CryptoMines. And I hope nagkakaintindihan tayo dito, no? Now, I don't want to hype you up, okay? I'm just stating the facts na nangyari sa akin dito. And this is my personal opinion. So, nasa sa inyo pa rin yan kung mag-invest kayo or hindi. But then again, i-review nyo muna. Alam nyo muna kung kaya ba ng risk appetite nyo. And saka kayo mag-invest, okay? Yun lang guys. I hope may natutunan kayo dito. Kumbaga, nag-risk din ako. Risk taker ako. So, I risk my money on it. Okay? Hindi naman ako nag-all out. Kasi sabi nga ni Boss C, no? Eh, kapag mag-invest kayo sa isang NFT, huwag kayong mag-all out agad-agad, okay? So, hindi ako nag-all out agad-agad, pero I'm happy with my earnings, okay? Siyempre, kung nag-invest ako ng mas maraming workers before, di ba? Same pa rin naman yung ilalabas mo eh. Kumbaga, same amount pa din naman. But then again, guys, yung time at saka also yung rewards before, eh, malaki talaga compared right now. Okay? But then again, maraming salamat guys sa mga nanonood. Alam ko inaabangan nyo to and this is the update of my income with CryptoMines. Alam ko marami ng content creators ang gumawa ng content about this game dahil sa live ni Sir Dexter and lalaki pa yung community ni CryptoMines. I hope magtagal to ng at least a couple of months or probably 1 year, 2 years para lahat tayo nag-enjoy sa income. And who knows? Maybe this is gonna be the next big thing. But then again guys, be careful pa rin. Okay, huwag pa rin padalos-dalos and huwag magsasagad ng pera. Okay, huwag nyo sagarin yung pera nyo kung sa tingin nyo hindi nyo kayang mawala yun. Okay, so yun lang and peace out.